everyone, this is Coach D and welcome sa aking YouTube channel. And for my new vlog for today, tungkol to sa isa pang classic helmet na ginagamit ko pag nagbomotor ako. For sure, nakikita niyo na to sa ibang videos ko sa TikTok or sa Facebook page ko, which is itong si Geely. Yan, si Geely classic helmet. Yan siya. Color black yung napili ko para matchy-matchy kay Emma sa aking motor. At yung link nito sa Shopee and sa Lazada, check nyo na lang sa description para if gusto nyo bumili, pwede nyo i-click yung link and mag-check out kayo para makabili na kayo. Pag-uusapan muna natin dito yung mga bagay na nagustuhan ko sa kanya and tapos nun syempre yung hindi ko nagustuhan sa kanya. First, guys, I'm using this helmet for almost a year na, so I think deserve ko namang magbigay ng feedback or review dito sa helmet na to after almost a year of using this helmet. Unahin ko muna is yung mga, again, nagustuhan ko. Unang-una na nagustuhan ko sa kanya is yung fitting niya sa loob, sa ulo. Guys, wala siyang alog. As in, feeling safe ka pag suot mo siya. Yun yung pinaka-nagustuhan ko sa kanya. Yung foam niya sa loob, 6 sec. Kasi may ibang helmet na kapag malakas yung hangin na sasalubong sa'yo, medyo umaangat yung helmet. Eto hindi. Hindi siya naangat. Kahit wala akong baklava, okay pa rin yung fitting niya. For me, ha? At yung isa pang nagustuhan ko sa kanya, yung coating niya sa labas. Ito. Itong color black na to. Kung ano man tawag dito. Kasi guys, clumsy ako eh. Pagdating sa helmet, kung saan-saan ko nalalagay yan, hindi ko namamalayan na nababangga na kung saan-saan. May times pa na ilang beses kong nalalaglag yung helmet ko. And worse pa sa lubak-lubak. Ito ilang beses na pero hindi siya agad nagmamarka sa helmet. Kita nyo naman, oh, mukhang makains pa rin siya. Yan. May mga inang tama siya pero ilan lang. But still, looking good pa rin siya. Tapos nga pala, intercom ready na siya. Ayan o, ano siya. Ayan. At, quick release siya. Ayan. Madali siyang ikabit, madali din siyang tanggalin. And ito, nagustuhan ko din. Madaling ibaba, madaling iangat. Ayan, napaka-pogi niya. Ayan, guys. So far, ayun yung mga nagustuhan ko sa kanya. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga bagay na hindi ko nagustuhan dito sa helmet ito. Unang-una, mahilig kasi ako mag-long ride eh, kaya may top box ako sa motor ko. May top box si Edma. And, spacious yung itong helmet. Masyado siyang malaki. Yun yung tamang term. For me, malaki siya. Kaya hindi siya kasya sa 45 liters na top box. So, kada nasa parking si Enma, kailangan ko siyang bigbitin. Kasi, guys, kahit nabili ko to ng sa iba, siguro ang mura na ng 4,100, ng 4,200. Guys, for me, mahal yun. Pinaghirapan ko yun. Kaya, hindi ako panatag na maiwan siya sa parking. Baka mawala pa rin. And, again, hindi siya kasya sa top box ko. Kaya, dinadala ko siya kapag siya yung gamit ko na helmet. Kasi nga, malaki siya. Spacious siya sa top box. Malalagay ko siya, pero hindi ko masasara yung top box. Isa pa sa downside niya na hindi ko nga nagustuhan. Eto nga. Wala siyang free na, ano kung visor din tawag doon? Yung malaking salamin. Bibitin mo siya ng bukod eh. And medyo pricey yun. Nasa 1,000 mahigit. Kaya hindi na ako bumili. Hindi na kaya ng budget ko. Pag wala yun, pag ito lang gamit mo, may butas dito. Yan o, may butas. Yes po. Pinapasok po siya ng ulan. Ambon, okay lang. Pero ulan, yes, papasukin siya. Kasi nga may butas. And mababasa itong part ng foam na makikita nyo. I think yun lang naman yung hindi ko nagustuhan sa kanya. The rest, solid din tong helmet na to. And for its price, okay na siya for its quality. At yun lang naman, sana nakatulong to sa inyo. At
baka makonsider nyo ding bumili. And please, kung nakatulong man to sa inyo, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click yung like button, subscribe button, and bell notification. At muli guys, this is Coach D. Pinapalalahanan ka na treat yourself like someone you love and continue evolving. Bye-bye! Bye-bye po!